social media is a double-edged sword, my friend. Pwede mo itong magamit to destroy your own self or to benefit the humanity. Ngayon, it's a matter of intention. This is my positive reminder for myself first. And the same time to you watching this video, na ang social media, hindi lang tayo dapat nag-base sa kung ano yung nakikita natin mga screenshots or mga voice notes. Bago may dumating sa atin ng mga news, we need to confirm it. Kasi, my friend, maaaring nag-judge ka bigla. Hindi mo alam kung ano yung intention ng taong yun. And right now, ikaw na nanira, ikaw yung unang nasisira. Okay? My friend, I remember one of the surah in the Quran. It's in Surah Al-Hujarat. It's in chapter 49 of the Quran. O you who believe, if a rebellious evil person comes to you with a news, verify it, lest you harm people in ignorance. And afterwards, you become regretful to what you have done. Ibig sabihin nito, kailangan natin muna alamin kung ano nga ba talaga yung totoo. Dapat meron tayong critical thinking, ginagamit natin yan. And this is my positive reminder for myself first and at the same time to you watching this video. Social media is double-edged sword. Pwede mo itong magamit to destroy your own self or magamit mo for the benefit of humanity. Diba? I remember one of my friend, lagi namin ito ginagawa. Well, ako talaga, lagi ko ito ginagawa. I do social media detox. Diba? Bigla-bigla ako na nawawala sa social media without prior notice. I don't need explanation to people why. Diba? I leave which does not concern me. Yun yun. Period. About that. And madalas, nami-misunderstand ito ng mga tao, but hindi ko kailangan mag-explain. Okay? That's it. And if ikaw, may mga tao na, ano, na kaka-misunderstand sa'yo, it's okay. You know the truth, my friend. And if you're a content creator or isang consumer ng mga information online, make sure, kailangan talaga natin muna intindihin, bumalik tayo sa source, kung tama nga ba talaga yung information na yan. Okay? Yan lang. Peace.